Ngayon ay magluluto tayo ng pork dinuguan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa lulutuin nating dish. Gagamit tayo dito ng pork. Ito yung pork shoulder na hiniwa lang natin ito cubes. Dugo ng baboy. Ito naman yung sibuyas. Hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Siling haba. Sukang puti. Gagamit din tayo dito ng bawang. Ng asukal. Ng pinatuyong dahon ng laurel. At syempre, gagamit tayo ng lor pork cube. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin ng tubig, ng mantika, ng asin, at ng ground black pepper. Ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. At pagkatapos, ay lalagyan na natin ito ng mantika. Canola oil ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng vegetable oil. At pwede rin kayong gumamit dito ng peanut oil. Pabayaan lang natin uminit yung mantika. At pagkatapos, igigisa na natin yung sibuyas. Ito na yung sibuyas na pula. Na hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas dito. Kagaya ng sibuyas na puti o ng sibuyas na dilaw. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 30 seconds. Kadalasan inuuna kayong sibuyas at pagkatapos ilalagay na natin dito yung bawang. Itong bawang na gamit ko ay dinikdik ko lang mabuti gamit ang almires. Kung gusto ninyo, pwede nyo pa itong hiwain ng maliliit na piraso. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuloy ng lumabot yung sibuyas. At kapag nangyari yan, yung bawang naman unti-unti din ang magbabrown yan. Yung iba sa atin gusto inuuna yung bawang sa pag-isa bago yung sibuyas, walang problema yan. Basta siguraduhin lang natin na i-control natin yung init nang sa ganun na hindi kagad masunog yung bawang. At eto na yung gusto nating mangyari. Malambot ng sibuyas at unti-unti na nagbabrown yung bawang. Sa pagkakataon na to, pwede na natin ilagay dito yung pork. Ito na yung ating pork shoulder na hiniwa ko lang into cubes. Kadalasan, pork shoulder o kasim ang ginagamit ko dito kapag nagluluto ng dinuguan. Pero pwede rin kayong gumamit ng ibang cuts ng pork dito. Kapag yung laman ng baboy ang gagamitin natin, pwera dito sa ginamit nating kasim o pork shoulder, pwede tayong gumamit ng pigi at pwede rin tayong gumamit ng liyempo. At pwedeng-pwede tayong gumamit ng laman loob ng baboy kapag nagluluto tayo ng dinuguan. Ginigisa ko lang ito hanggang sa mag-brown na yung pork. Ang karaniwang ginagawa ko kapag nagigisa ng pork ay yung tipong tinatagalan ko yung pag-isa dito hanggang sa talagang tuluyan na maluto itong pork. Ang isa pang kagandahan kasi ng ginagawa natin na medyo matagal yung pagsosote o yung pag-isa dito ay kumakapit yung lasa ng sibuyas at ng bawang dito sa pork. Mapapansin niyo habang ginigisa natin yung pork, unti-unti itong nagtutubig. Alam nyo, okay lang yan. Natural lang dahil ito yung liquid na galing dito sa pork. Basta ituloy lang natin ang pag-isa dito. At lutong-luto na yung pork. Sa pagkakataon na to, okay na to. Pero kailangan pa nating palambutin. Kaya naman maglalagay pa tayo dito ng tubig. Ang gagawin natin dito, pagkalagay ng tubig, papakuluin lang natin ito. At pagkatapos kumulo ng tubig, magdadagdag lang tayo dito ng dried bay leaves o yung dahon ng laurel. Pati na rin ang suka. Ilalagay ko na dito yung dahon ng laurel o yung dried bay leaves. Tatlong peraso lang ang gamit ko dito. Ang paggamit ng dahon ng laurel dito sa dinuguan ay nakakatulong para ma-neutralize yung lansa ng dugo. Ito naman yung sukang puti. Pagkalagay natin ng suka, pabayaan muna natin kumulo ulit yung liquid dito bago natin ihalo.
Ngayon, ready na to. Haluin lang natin. At syempre, dapat malasa itong dinuguan natin. Kaya naman, gumagamit ako dito ng Knorr Pork Cube. Nakakatulong to ng malaki para maging buong-buo ang lasa ng pork sa ating dinuguan. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos, ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Kailangan pa natin palamutin yung pork dito. Kaya lulutuin lang natin ito between low to medium heat na mga 30 to 40 minutes. Depende yan sa kalidad ng baboy na gamit ninyo. Ngayon ay ready na yung pork. Malambot na to. Ilalagay na natin dito yung ibang mga ingredients pa. Ito na yung siling haba. Pwede kayong gumamit ng siling pansigang. Ang gamit ko ngayon ay yung tinatawag na serrano pepper. At pagkatapos, pwede na natin ilagay dito yung dugo ng baboy. Dahan-dahan lang natin ibubuhos dito sa ating cooking pot. At pagkatapos, ay hahaluin lang natin ito kagad. Nang sa ganun ay hindi ito mamuo. Tandaan yung mabuti na kapag nagluluto tayo ng tinuguan, importante na tuloy-tuloy ang paghalo natin pagkalagay pa lang ng dugo. Kapag pinabayaan lang natin ng ilang segundo yan, may tendency na mamuo kagad yung dugo. Maganda yung balanse yung pagkakaluto natin lagi. Papabayaan lang natin itong kumulo at hahalu-haluin pa rin natin habang pinapakuluan ito. Mapapansin ninyo na habang pinapatagal natin yung pagpapakulo dito sa dinuguan, ay unti-unti itong lalapot. Napaka-importante na maluto ng mabuti yung dugo dito sa dinuguan. Kaya naman niluluto ko pa ito ng mga 15 minuto o minsan mas matagal pa. At ngayon ready na to. Sigurado na tayo na lutong-luto na yung dugo. Titimplahan na natin. Ito na yung asukal. Ang gamit ko dito yung granulated white sugar. Ito yung pinantitimplahan natin ng kape. Ayan, ito naman yung ating ground black pepper. Ayan, simutin muna natin ito. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung asin. Pagdating sa ground black pepper at sa asin, nasa sa inyo kung gaano karami ang ilalagay dito. Ang suggestion ko, tikman nyo muna, nang sa ganun ay maging tamang-tama lang yung lasa nito. Hahaluin lang natin mabuti itong ating dinuguan. At pagkatapos, lutuin lang natin ito ng mga 3 minuto pa. At kung ang gusto ninyo sa dinuguan ay yung malapot na malapot, simple lang ang gagawin ninyo dito. Itutuloy nyo lang yung pagluto pa dito. Naka-low heat lang kayo. Hanggang sa tuloy na mag-reduce yung sauce. Ngayon, ilipat na natin ito sa isang serving bowl. Pagkatapos, iserve na natin. Ang sarap nitong kainin. Kasamang mainit na kanin, ano? At tamang-tama din itong i-partner sa puto. Ayan, ready na to. Ito na ang ating pork dinuguan. Tara, kain na tayo.